You're concerned with our daily needs, and more than that, will you like us to be prosperous so we have more than enough so we can love people and give to people who are in need. We thank you for enabling us to make a living. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hanap buhay, sa mga negosyo, sa mga trabaho na binibigay mo sa amin. Ngayon, lalo mo pang palinawin sa amin kung paano kami magiging matapat na mga tagapangalaga ng iyong mga pagpapala. Further enlighten us, O God, so we could be better stewards of your goodness and your blessings. So be our speaker, Father. Use your servant as your instrument. Lift us up from glory to glory so we can know you more and more. We thank you. We honor you and we seek your counsel. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Amen. Yung nauna po nating pag-aaral sa first service, ang pamagat, make money. That was the first message about money today. How to make it in a godly way. And then, ang ating pag-aaral ngayon, make money, stay. Gumawa ka ng pera, gumawa ka ng hanap buhay, at pag dumating na sa'yo yan, kailangang ma-inlove sa'yo ang pera. Huwag ka nang iwan pang muli. Kaya may mga kasabihan tayo, pera na, naging bato pa. Ayan na, nawala pa. May mga nagkaroon na, nakaranas na yumaman, magguminhawa, pero nagbalik sa wala. Kaya yung mga iba, ayaw magwalis ng dumi sa gabi, baka daw lumabas ang swerte. Pero siyempre, ayaw talaga natin palabasin ang swerte. Kaya kailangan, kung may pumapasok ng mga pagpapala, paano sila pananatilihin na nandun? Huwag itaboy palabas ang pera. How do you make money stay? First of all, be a good manager. And when we say money now, we don't only mean the cash equivalent of money, but whatever is valuable and whatever has buying power that we have. Be a good manager of money and resources. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and look after it. So the real first commandment is not you shall have no other gods before me, but take care of creation. Take care of the planet. Be a good manager and steward of nature and all the abundance that is in it. Mas nauna pa na ibinigay yung utos na yun kesa sa you shall have no other gods before me. So to make money stay when it comes, take care of what God gives you. Binigyan ka ng trabaho, mahalin mo. Huwag kang pala absent, huwag kang lakwatsador hanggang matanggal ka tuloy. Pinagkatiwalaan ka, be worthy of the trust. Do not steal from people who trust you. Meron kang business dealings, be honest. Love your source of income. Take care of money and resources and even your money machines, your work. Do not act as more important than your livelihood. Kung meron po tayong trabaho, huwag yung parang mas mahalaga ka pa sa kanya. Pwede kang umabsent kung gusto mo. Pwede mong baliwalain yung trabaho mo. Magpapakasikat ka. Pag artista ka na at sikat ka na, hindi kasi sipot sa shooting dahil star ka naman. Hindi dapat ganun. Minamahal mo dapat yung source of your income. At yung mga employer mo, you may not always agree with your employer, but love them because they are the channels through which God blesses you. Yung mga dinadaanan ng pagpapala mula sa langit patungo sa'yo, lahat yon nililingon, tinatanaw, pinapahalagahan at iginagalang. Deuteronomy 10:14, everything belongs to the Lord your God. Not only the earth and everything on it, but also the sky and the highest heavens. So, everything around us is God-owned. So, yung bukid na ating sinasaka, yung dagat na pinangingisdaan, yung pinagtataniman, yung espasyo yung pinagtatrabahuhan, raw materials, sources of raw materials, are all from God. Therefore, we're accountable to use them properly so that the blessings will be delighted with us and not leave us. Your land, labor, capital, even management, tools of production are all God-owned. Dapat meron tayong pananagutan. Psalm 50:10 to 11. Every animal in the forest belongs to me. And so do the cattle on a thousand hills. I know all the birds in the mountains and every wild creature is in my care. So wala tayong pwedeng mahuli para kainin, palakihin para itinda, wala tayong pwedeng palaguin, itanim para magbunga na hindi galing sa Diyos. Kasama na yung ating talent and skill.
It's not only the materials outside of our bodies that are God-owned, but also all the talents that are in us are God-given. So do God's work. If you like blessings to fall in love with you, take care of the earth. Look at what is happening to the earth. Look at how we degrade our environment and destroy our rivers, our oceans, our forests. Kaya tayo ang nagbabaya dahil hindi natin minamahal yung ibinigay na panggagalingan ng ating ikabubuhay. You take care of the source of your materials. Responsible mining, responsible fishing, responsible agriculture, that we don't poison the earth with too much chemicals and things like that, is part of godly worship. Take care of your workplace. Take care of the waste you produce. Ang mga produkto natin na nag-iiwan ng mga kalat, dumi, basura, kailangan inaalagaan natin. And you take care of your tools. Very importantly, you take care of your partners. Kung meron kang pabrika, ang mga manggagawa dyan, partners mo, hindi lang yung kapwa mo namumuhunan. Everybody who is part of the production is a partner. So we respect our workers, our co-workers, our superiors, our so-called subordinates. So be a good steward. Ang Diyos po ay kasangkot sa ating paghahanap buhay. Sabi nga niya, even the strength that you use in making a living comes from me. Kasali siya, stakeholder ang Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, kaya marapat lang na isaalang-alang ang kanyang mga katuruan sa lahat ng ating ginagawa. Luke 12:42-44, the Lord answered, "Who are faithful and wise servants? Who are the ones the master will put in charge of giving the other servants their food supplies at the proper time? Servants are fortunate if their master comes and finds them doing their job. A servant who is always faithful will be surely put in charge of everything the master owns." So there is the supermaster, God in heaven, and there are the so-called submasters on earth, managers, supervisors, who run the affairs of business. At sabi, sino daw ang pagpapalain ng Diyos? Yung abutan niya na matapat. Na kung ikaw ay napag-atiwala maging manager, maging presidente ng kumpanya, may mga taong nasa ilalim mo, ikaw ay supervisor, may munti kang negosyo, na inaalagaan mo yung mga taong namamasukan doon. You take care of your co-workers because high position is God's trust. Pag binibigyan ka ng Panginoon ng mataas na posisyon, ibig sabihin pinagtitiwalaan kang magiging mabuti, mapagkalinga, sa mga tao, sa mga hayop man na dapat pagpahingahin, pagsabat, sa mga bagay, sa mga makina, sa kapaligiran. At kapag ang Panginoon ay natutuwa sa iyo, walang imposible para kanya mabigyan pa ng patuloy na daloy ng pagpapala. Proverbs 27:23, "You should take care of your sheep and goats." And if God is concerned with sheep and goats, He is more concerned with people. That's why we take care of people who are under our authority. You want blessings to stay with you? Budget well. Hindi yung ubos-ubos biyaya, bukas na katunganga. Marami tayong mga kababayan, nakakaranas namang kumita ng malaki, nakakapagtrabaho ng maganda, nakakapagnegosyo, o nakakapagtrabaho sa ibang bansa. Pero matapos ang sandaling pagpapasasa, ay nagbabalikan sa wala. Kasi hindi nakapag-impo, hindi nakapag-ingat, at hindi nakapag-budget, na para bang walang katapusan na lang ang pagdaloy ng dinar o real o dollar sa kanilang mga bulsa. Proverbs 6:6-8, "You lazy people can learn by watching an anthill. Ants don't have leaders, but they store up food during harvest season." So there's wisdom in storing up what you need during times of plenty. Na sa panahon na kumikita ka, dapat meron kang iniimpok. Hindi mo kinakain lahat agad-agad. Budget your consumption. Especially if you don't have so much in storage. Proverbs 21:5, "If you plan and work hard, you will have plenty. If you get in a hurry, you will end up poor." Ano po ang pinapahalaga ng Biblia dito? Yung pagsisikhay, pagsisikap ng dahan-dahan to earn your money in an honest way. Good, old-fashioned, honest labor. Not trying to get rich quick. Yung bigla-biglaan, isang buhos, gusto mo yumaman agad. Kaya marami mga tao ay
sinasakripisyo ang kanilang espiritu, ang kanilang kaluluwa, para lang biglang yumaman, pero maraming biglang yaman, biglang hirap din naman. The Bible is teaching us to budget your energy and resources. Dahan-dahan, huwag binibigla. Luke 14, 28-30, suppose one of you wants to build a tower. What is the first thing you will do? You won't sit down and figure out how much it will cost and if you have enough money to pay for it. Otherwise, you will start building a tower but not be able to finish. Then everyone who sees what is happening will laugh at you. They will say, you started building but could not finish the job. Napakasimple naman ang logic dito bago ka magsimulang magpagawa ng bahay, ng kahit ano, tiyakin mo muna na meron kang sapat na pang tapos. Dahil baka bumitin sa kalagitnaan yung mga naiingit-ingit sa paligid, pagtatawanan ka ngayon. Napakahirap yung may OFW kang anak o asawa o magulang, tas yung kapitbahay mo nagpagawa, maiingit ka na, gusto mo na rin magpagawa. Anak, nagpapagawa na ang kapitbahay natin, kailangan magpagawa na rin tayo. So, pagawa na ng pagawa. Tapos sulat ng sulat, oh, wala ng semento, wala ng bakal, magpapasweldo na, kailangan ng pera. Eh, yun namang nasa abroad, swelduhan lang naman, hindi naman yun nanganganak ng pera. So, anong gagawin pag may sobrang need na wala naman sa sweldo niya, ipanghungutang ngayon. Ito mga nasa Pilipinas, nagpapayabangan yung mga magkakapitbahay. Makikita mo yan, sa kalagitnaan ng bukid, may mansionic house. Bakit? Mga bahay na ang daming pinto, wala naman pinupuntahan. Yung mga bahay na ang daming bubong, may isang bubong na, may mga bubong pang korting 8, daming bubong. Saan kaya nakuha yung mga bubong na yun? Para kaya tirahan ng mga ibon at mga panike. Saan nakopya yung mga Mediterranean style? Hindi naman Mediterranean talaga, medyo lang. Mediterranean ang mga bahay, no? Ay, may OFW din siguro. Ay, may OFW. Siguro anak nito marino. Siguro ang asawa nun nagtatrabaho sa ibang bansa. Kawawa naman sila paggawa ng paggawa ng kagagandang bahay dahil nagpapaligsahan itong mga nandito sa Pilipinas. Tapos pag natanggal sa trabaho, wala na, nakatunga nga na lahat. Mabebenta na si bahay kasi wala namang investment. Gastos ang inaatupag, hindi kung paano kikita. Ay anak, meron ka na palang 300,000 pesos, pwede tayong magsimula ng maliit na negosyo. Hindi. Huy, may 300,000 ka na, makakabili na tayo ng second hand kotse. Tapos lalagyan mo naman ng gasolina si kotse. Ipapagawa mo si kotse. Lumalaki ang gastos, walang kita. Sabi sa Biblia, bago ka magpagawa ng bahay, magtanim ka muna. At yung inani mo, yung kinita mo, yun ang ipagpagawa mo ng bahay. Huwag mong kainin ang ipupunla mo ng mga binhi. Kailangan itanim mo yon at ang kainin mo yung bunga. Importante na mag-isip, magkaroon ka ng financial plan. Because if you don't have a financial plan in your life, you are actually planning to be miserable. So plan and budget, especially your major expenses. How else do you keep money? Avoid needless and foolish risks. Proverbs 22 verse 3, when you see trouble coming, don't be stupid and walk right into it. Be smart and hide. Pag nakakaangoy ka ng peligro, umiwas ka, lumayo. Lalo sa mga mamilis na kumita ng pera, huwag sobrang maghangad. Huwag tayong padaya sa kasakiman. Huwag tayong maging biktima ng ating kasakiman. Yung mga, uy, alam mo, maghulog ka lang dito ng 1,000. Sa Sabado, magiging 1,200 na. Talaga? Ang laki naman ang kita? Too good to be true? If it's too good to be true, it's not true. So marami mga nadadaya, pupunta sa'yo, nag-iiyak, bakit? Naibenta ko po ang bahay, na isang laang lahat, ang dami kong kamag-anak, nagagalit sa akin kasi nirecruit ko dun sa maglalagay ka ng pera, ang laki-laking ibibigay sa'yo ng mga post-dated checks. Sa mga unang linggo lang pala kikita, tapos tatalbog. Parang hindi naman yata bago yan, sister. Parang 10 beses nang nangyari yan sa ating bansa, na dyaryo, nati TV, na biktima ka pa rin. Hindi mo na ba nalaman na pagka ang laki ng kita, hindi yun totoo? Papaganahin ka lang sa simula. But we are blinded by greed. There's nothing else and no way else to call it. What is greed? When you get more than you deserve, that's greed. Does your 1,000 pesos deserve 200 peso interest every week? You know that it's not right. Somebody's got to pay. And you know who pays? You pay.
Kaya hindi mo malaman kung kakaawaan mo o papagalitan mo yung mga nabibiktima dito. Mabuti sana kung first time, nung panahon pa nilapo-lapo nangyari, yun, first time. Pero ang dami nang nangyari. Kailangan huwag tayong magagahaman. When you don't deserve it, don't even aspire for it. Because nature will have a way of getting it back and in a painful way. Hindi ko minamaliit yung pagdurusa ng mga nadaya. Pero huwag na tayong padaya pa muli. Pagtrabahuhan ang gusto ninyong maging income. Huwag yung easy money. There is no such thing. Somebody will always have to pay. Huwag gawing bato na, bato ang pera. Yun talaga yung pera na, naging bato pa. May savings ka na, ilalabas mo pa para invest ako ano-ano mga pyramid scam. Yun ang pera na, magiging bato pa. Avoid quick and easy money schemes. Kung nadaya na kayo noon, matandaan na ang leksyon. Kung di pa kayo nadaya, matuto na kayo sa karanasan ng mga nauna. Pag hindi nyo pinagsikapan, pinagtrabahuhan, huwag nyong nasain na ma-enjoy because there's something wrong with it. So, make your money stay with you. Don't be a guarantor. Ayaw nyong sumabit, ayaw nyong maghirap, ayaw nyong magbayad ng utang ng iba, huwag gagarantiya sa utang ng iba. Hindi ako may sabi ang Biblia. Proverbs 11:15. It's a dangerous thing to guarantee payment for someone's debts. Don't do it. Yung magiging co-maker kayo ng loan, guarantor kayo ng kung ano-ano, pag hindi siya nakapagbayad, ako magbabayad. Pagka talaga hindi nakabayad yun, kayo magbabayad. Now, guarantee. It's okay to be a guarantor if you are willing to pay in case the person is not able. Kung handa ang loob mo na magbayad, kung siya'y tumakbo, sige, mag-guarantor ka. Pero kung hindi, maganda lang ang pagkakaibigan nyo, nahihiya ka lang tumanggi, ayaw mo siyang makaaway, makakaaway mo din naman pag tumakbo na siya. Hindi, mag-away na kayo sa simula pa lang, hindi ka nalugi. Magdaramdam pala sa'yo pagka nangyari yon, pero hindi mo pinirmahan ang kanyang pinapapirmahan na guarantor ka, magdaramdam. Hayaan mo na magdamdam agad. Kesa umutang siya, hindi niya mabayaran, ikaw ngayon ang nagdaramdam. At ikaw ang magbabayad nun. Ang Bible na mismo, full of wisdom, tells you, don't be a guarantor. Pero dagdagan natin ang unless. Unless you're ready to pay, and unless you're willing to be ready to pay. Proverbs 24:3-4, use wisdom and understanding to establish your home. Let good sense fill the rooms with priceless treasures. Kailangan nag-iisip, kailangan matalino. At kailangan yung ibinigay sa atin ng Panginoon na blessing, huwag tayong bulagsak at pabaya. You want blessings to stay with you? Save, as we've been saying all along. Proverbs 21:20, be sensible and store up precious treasures. Don't waste them like a fool. Ano po ang suitable na savings? Generally speaking, many financial experts tell you, 10% of your income should be saved. Ha? 10%? Kulang pa nga buwan-buwan eh. Magte-10% pa ako. Yun nga eh, wala kang kapera-pera, kaya lalong dapat ka mag-save. Paano pagka nahulog ka sa hagdan at nabali ang leg mo? Paano kung kailangan mong mapa-ospital? Paano kung merong isang biglang pagkakagastusan? Paano pag biglang nagbenta ng mga kotse, tigta 10 pesos, hindi ka malang makabili, wala kang 10 pesos. Kaya sito sabi yung wala pa nga kami, magsisave pa. Mas wala ka, mas dapat ka mag-save. Kasi mas kailangan mo yun. Yung mayaman, hindi niya kailangan mag-save. Kaya bihirang mayaman ang may insurance. Kasi kaya naman niyang bayaran eh, kung magkaroon siya ng gastos. Sasabi mo, mahirap na nga ako, insurance pa. Kaya mga kailangan eh, kasi wala ka talagang pera. Ka-i-budget mo yan. Proverbs 30:24-25, on this earth, four things are small but very wise. Ants, who seem to be feeble, but store up food all summer long, plus three others that do not concern us right now. Sabi, alam nyo ba, may mga apat na maliliit na mga nilalang dito sa mundo na matitino, isa doon, langgam. Yung langgam, walang teacher, walang leader, walang auditor, pero marunong mag-impok. Pag may nakit ang pagkain niyan, kahit mas malaki pa sa sarili niyang katawan, bubuhatin niya at iuwi niya. Hindi niya kakainin agad yun, para pagdating ng panahon ng tag-ulan, may baha, wala siyang madilihensyang pagkain,
unti-unti nilang kakainin yung inipon nila. Sabi, matalino. Buti pa yung langgam. Gaano kaya kalaki utak ng langgam? Maliit pa siguro sa ulo ng aspile. Kapain nyo ngayon yung utak nyo. Ang laki. Dapat mas marami kang savings kaysa langgam. Dahil ang laki-laki ng utak na ibinigay sa atin. You know, it's very good to get a good insurance coverage. Insurance coverage sa mga bata for education. Insurance coverage na pag na-hospital ka, may pambayad ka sa hospital. Of course, we're not endorsing any particular insurance product or brand. Sasabihin naman ng ibang mga hyper-religious, huy, so insurance pa, kailangan faith. Di ba? Kailangan may trust ka sa God. Ha, may trust ka pala. Pwes, huwag ka nalang mag-seatbelt, ha, pagka umaandar ang kotse. Have faith. Pagka sasakay ka sa mga barko, huwag kang maglalagay ng life vest. Pray ka na lang. O ang mga pinto mo sa mga bahay, huwag mo nalagyan ng lock. Di ba may Diyos? Huwag ka tali maglagay ng fire extinguisher o fire exit. Trust God. Yung kotse mo, huwag lagyan ng spare tire. Have faith. Huwag ka tali maghulog sa GSIS, SSS. Pagtanda mo, bahala sa iyo ang langit. May bag ka, huwag mong bantayan. May mga anghel naman. Ganun ka ba? Hindi ganun kapabayaan ang itinuturo ng true faith. Ang true faith, yung ibinigay sa ng Diyos na utak, gagamitin mo so that you do what is practical, so that you take care of your little things and you don't ask heaven to take care of the little things that you were equipped in the first place to do yourself. So hindi ka wala ng pananalig sa Diyos, yung may insurance ka, yung may double lock ka, yung maingat ka. Yun ay isang pagiging maka-Diyos. Dahil ginagamit mo yung godly wisdom to secure yourself and your loved ones. You want money to stay with you, don't be wasteful. John 6:12, after a big miracle, the people ate all they wanted. And Jesus told his disciples to gather up the leftovers so that nothing would be wasted. Nagpakain ang Panginoon ng 5,000 men plus women and children. Tapos yung mga mumunting mga mumu at mga pispis dyan, ipinaipon niya para daw walang masayang. Sasabihin mo, matapos ka magpakain ng 5,000 katao, yung mga mumunting mga basket-basket na mga tira, mahalaga pa ba? Yes. What is wasteful? Expensive need not be wasteful when it is well used. Pagsulit, kahit mahal, hindi sayang. Hindi aksaya. But cheap that is not well used or cannot even be used because it is so cheap, that's a big waste. Kahit mura, hindi mo naman pakinabangan, hindi sulit, mas sayang yon kesa mahal. Pag sulit, hindi siya sayang. Keep blessings in your pocket. Be a good trustee. Be a good employee of God. Luke 12:47 to 48. If servants are not ready or willing to do what their master wants them to do, they will be beaten hard. But servants who don't know what their master wants them to do will not be beaten so hard for doing wrong. If God has been generous with you, He will expect you to serve Him well. But if He has been more than generous, He will expect you to serve Him even better. Ito yung, to whom much is given, much is required. Kung binibigyan ka ng Panginoon ng mga pagpapala, lalong inaasahan ang Panginoon na ikay magiging matalino, maingat, matapat, at mapagkalinga sa mga nangangailangan ng kanilinga. So, generous ba sa iyo ang Diyos? Serve well. More generous ba sa iyo? Serve better. It is expected of you. So, keep your blessings by being a good under-shepherd. Kahit may mga nagre-report sa iyo mga tao, nagre-report ka rin sa taong nakatataas sa iyo, and definitely nagre-report ka sa Diyos. Dapat na ulitin, take care of people under your management. Hindi yung yumayaman ng kumpanya, pero yung may-ari lang kasi mga empleyado na iiwan. Hindi yung yumayaman ka, yung mga tao under you na iiwan sobra, kailangan meron kang pangangalinga sa kanila. You could be the only direct source of the employee's needs. Pakinggan nyo to mga employer. Kung kayo yung may mga empleyado, may tauhan kayo sa bahay, halimbawa, may tauhan kayo sa kumpanya, kayo lang naman ang inaasahan nila, di ba? Wala nang iba. Lahat ng income nila, galing na lang sa inyo. Lahat. Lahat ng kakainin ng anak nila, ng asawa, ng pamilya nila, lahat ng kanilang tutustusin, isusuot, ibabayad sa mga panggastos, galing sa inyo.
So if you can afford, be more generous. Because you are the only source of their finances. If these people are working for you full time, their salary is their only source of income, not only for them, but for their whole family. So be more generous. And if God is very generous with you, God gives you a lot of money, give more money beyond what is required by the law. Mas maging mabuti ka at hindi ka malulugi noon, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Dahil unang-una, paano ka malulugi kahit ka magbigay eh, napagpala ka na, nabigyan ka na nga, kaya kami maipapamigay. Pero lalo ka pang pagpapalain, yan ang pangako ng Diyos. So, remember that God owns everything. Your mode of production, your tools of production, all from God. So keep God in the equation. Dapat makadiyos ang mga policies, makadiyos ang pagpapasweldo, makadiyos ang mga pagbibigay mo ng mga araw ng pahinga, ng mga bakasyon. Kung kaya mo naman na pag mga big important family holidays, pauwiin mo na lang mga household staff mo para sila din mga pamilya magkakasama, kayo-kayo na lang ang sa bahay nyo. Para naman may time din sila sa pamilya nila. Dapat marunong tayong kumalinga sa kapwa. Baliwala ang relihiyon kung hindi ka mabuti sa kapwa. Religion is nothing if you are not kind and good to your fellow men. 1 Corinthians 16:2, that is, each Sunday, each of you must put aside part of what you have earned. Sabi, linggo-linggo, may part of your income na dapat itabi mo at yun talaga ay para sa collection. It is a godly policy. It's a policy sustained both in the Old and the New Testaments. You want money to stay with you. You are blessed and you want to remain blessed. Malachi 3:10 to 11 tells us very clearly, and it is as biblical as John 3:16. I am the Lord all-powerful, and I challenge you to put me to the test. Bring the entire 10% into the storehouse, so there will be food in my house. Then I will open the windows of heaven and flood you with blessing after blessing. I will stop locusts from destroying your crops and keeping your vineyards from producing. This is a command with a promise, like the command to honor your parents with the promise of a long and good life. Again, this is a command with a promise, bring the full 10% to the storehouse of God. Yung iba naman gusto pang mandaya, sa gross po ba yan naka-base o sa net? Kung ano yung mas malaki, yun ang gawin mo, para tiyakan na tama ang ginagawa mo. Hindi yung gusto mong yung mas maliit, ang kwenta na lumabas. Kwentas claras, at sabi, full. Of course, nobody is policing anybody and checking if you're doing it, so you check yourself, because the blessing that you will get is for yourself. And the blessing that will be withheld is withheld from you anyway, so you must be responsible for yourself. Sabi ni Lord, subukin niyo ako, may hamon. Bihirang manghamon ng Diyos, ha? Sabi niya, hinahamon ko kayo. Subukan niyo ito at mapatunayan niyo. Hindi magkakaroon ng salot ang inyong mga tanim. Hindi magkakaroon ng abala ang inyong mga negosyo. Ang paghahanap buhay niyo ay patuloy at papasaganain ko kayo na magkakandalit-tulito kayo kabibilang ng mga pagpapalang di matapos-tapos na darating sa inyong buhay. Sabi niya, I am the Lord all-powerful. I can do anything. It's a command. So yung iba magtatanong pa, pati po ba 30th month pay? Eh, di ba income mo ngayon? Kaya malalaman mo, pagka ang church faithful, dapat pagka Disyembre, nagdo-doubling income, kasi nagdo-doubling income ng lahat. But sadly, it's not happening, ha? May mga nandadaya. Pero kung siguro, bigla kayong na-guilty, may pagkakataon pa kayong ituwid yan. Huwag niyong dinadaya ang Diyos kasi hindi naman kayo mananalo. Paminsan-minsan, dapat tayo makatanggap ng walang patumangga, diretsang pagtuturo tungkol sa tithing. Kasi talagang biblical yan. At lahat ng mga masasagana sa buhay, magpapatotoo sa inyo, pag hinamon ka ng Diyos, siradong papatunayan nga niya. Only those that do not take the challenge are not able to prove it. So keep the blessing inside of you tight. Ganun kasimple lang yun. At huwag mong lituhin ang sarili mo sa kwenta. Kung marami kang kwenta, yung pinakamataas na kwenta ang gawin mo para hindi ka malito. Bakit? Kung sumobra ba yun, hindi ba marunong ang Diyos magsole? Eh kung kumulang, hindi ba siya marunong magdagdag ng singil? So be blessed even more.
So Genesis 28:22, anong sabi ng isang matalinong tao? I will give back to you a tenth of everything you give me. Bakit siya matalino? Eh, biruin mo, bibigyan ka ng 100%, ang ibabalik mo lang 10, diba ang talino mo nga nun? Para ka magbigay ng 10, may 19 natira. Kasi may 100. Ba't mo pang ihinayangan? Eh, may 100 na nga na pagbabasihan. So when you give faithfully, you get another round of another 100% blessings on which you will base your next 10%. It's as old as the world, these teachings. The premise that those who give are blessed is older than the universe. God so loved that He gave. Marami po sa atin hindi makaranas na lumuwag sa buhay kasi makukunat, mararamot, mauutak. Yung lagi nilang gusto nyo, kayo yung nililibre. Kaya tuloy dumarating yung panahon na hindi natin nyo kayang maglibre kahit gustuhin nyo dahil naghirap na kayo ng naghirap dahil talagang pinayagan nyo, kayo nalang lagi yung libre. Sino pinagpapala ng Diyos? Eh di yung naglilibre. Baka ho niya lang sabihin, hoy sister, para mapagpala ka ng Diyos, ilibre mo ako. Hindi ganun, ano? Ang kausap natin dito, yung ikaw yung naglilibre, huwag nang sumama loob mo dahil pinagpapala ka naman. Pero yung nagpapalibre, hindi nyo ba gagawing ambisyon ni minsan na kayo naman yung maglibre sa kapwa nyo? O yung minsang naglibre, pangalawang beses naglibre, pangatlo, sa pang-apat, duty na niya, tungkulin na niya kayong ilibre. Na yung i-blow out yung unang tao, i-blow out yung pangalawang tao, ikaw gusto mo nakapila ka na, i-blow out ka na rin dahil na i-blow out yung iba. So, talagang idadagan mo na yung buhay mo at kasiyahan mo sa iba. We should not be like that. That is not godly. Ang makadyos na agali, yung ayaw mong magpabigat. Yung nakakakita ka na isang taong tumutulong sa kapwa, eh tutulungan mo siya para makatulong. Hindi yung ikaw sasabihin mo, ako rin tulungan mo. Bakit siya tinutulungan mo? That is ungodly. Pag gano'n ang ugali natin, hindi tayo tinatabla ng Espiritu ng Diyos. Ang gusto mo, makalamang, makahingi, makadagan sa kapwa, imbes makatulong. We should make it our goal to be self-supporting. And unless you're too old or too young or too sick, you must be self-supporting. And you must make it your goal to earn more than what you need so you will have spare to give away to the too young, too old, or too sick. Napakahalaga na sa society natin ang lahat magkaroon ng responsibilidad. Hindi isang OFW, 10 tao ang umaasa. Hindi na siya makaahon-ahon, hindi na siya makauwi-uwi sa dami ng mga pananagutan. We should be more responsible so we will not only attract blessings, but we will keep blessings. Pag dinapuan na kayo ng pera, dali-dali ba siyang umaalis? O nananatili? At nang aakit pa ng mga ibang perang lumapit din sa inyo, kaya parami ng parami. Para tayo dapat puno, kaakit-akit sa mga ibon na dapuan, dapat ang ugali natin, pamamaraan, kaakit-akit sa pera para siya ay dumapo. At pagkadapo ay hindi biglang lumipad dahil, ay, nagkamali yata akong dumapo dito. Bakit may nagkakapera sandali, bumabalik din sa wala? Meron naman patuloy at dumadagdag pa. Surely, there are right and wrong things that we do. Every aspect of life in the universe is governed by laws designed by God. There's natural law, there is moral law. May cause and effect. Pag mahirap ka, may dahilan. Pag maluwag ka sa buhay, may dahilan. Pag nilalayuan ka ng grasya, may dahilan. Dapat alamin mo para magawa mo ang tama, para yung mabuti pumunta sa iyong buhay. Ama namin, sa pagsisimula ng panibagong taon na ito, siya sa atin niyo po kami kung anong tama namin ginagawa nang maituloy namin. Ano ang mali namin ginagawa para matigilan namin ito. Na huwag kaming maiinggit kailanman sa mga taong magiginhawa, kundi kung may tutularan kami, hindi yung paggastos nila, tularan namin yung ugali, yung trabaho, yung asal na nagbibigay sa kanila ng income. Turuan niyo kaming huwag maging pabigat sa aming kapwa, huwag yung maiinggitin, at yung mga matutulungin ay tulungan namin, hindi dadagdag pa kami sa pabigat sa kanila. Pakita mo sa amin, Panginoon, ang mga tamang ginagawa ng mga anak mo para makaahon sa hirap, para pasukan ng grasya at manatili ang grasya sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin sumandali, mga kapatid, ang mga katuroang ito. Mayaman ang Diyos, mayaman ang planeta, hindi tayo dapat maralita. At kung mayaman ka na, dapat huwag ka na bumalik sa hirap. Do the right thing. Dear Lord, teach us, enlighten us, so we can partake in your bounty
and we can be channels of blessings to many others. Let's be alone with God in silent reflection.